down. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking on your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah. You've got a friend. Okay. Hi. Hi, good afternoon to all our listeners. It's June 6th. It's June 5, sorry, 2014, Love Notes and Memories Thursday.
ano na yan. Ito po ang inyong lingkod, si Treasure. At Madam Butterfly po. Uh-huh. Ayan. Marami tayong pag-uusapan, Miss Treasure. Oo. Sapulan natin yung ano nga ba yung horoscope para sa iyo? Kasi ang horoscope kasi meron tama yan, merong totoo sa buhay natin, meron namang hindi. Kasi sa iba sigurong tao yon, di ba? Ganito pala. Hmm. Parang may katugma. Oo, sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa mga under ng zodiac signs na kung ano man tinutukoy doon sa horoscope. Yes, talaga. Ganun. Pero yung bang mga horoscope na yan, talagang yan mapapaniwalaan natin na yan sang-ayon sa mga madam na mga astrology, yun, nagbabasa ng mga bituin. Sa mga, yes, at sila yung nakapagsasabi kung ano yung talagang ganito na nagaganap. Nagaganap sa ating buhay yung gano'n, diba? So, minsan, ako rin naniniwala din doon sa ano. Kasi nga, ganito yun parang dalawang side lang siya. Okay. Tama at mali. Ano? So, kung babasahin mo doon sa iyong horoscope for the week or for the day, kasi meron tayong daily horoscope na tinatawag. Pagka yun, binasa mo ngayon yan, sang-ayon sa pangyayari, yan ay tumutugma sa iyo. Ayun, pwedeng paniwalaan. Pagka ngayon, mismo tayo, pagka parang hindi tugma sa nangyayari, sabi, okay. Hindi para sa akin yan. Siguro para sa iba. Ganun yun. Yun. Pero para sa iyo, ano na nga ba ang horoscope? Sa akin kasi, yung horoscope kasi, yan naman kasi, hindi ba palagi naman natin, pag tayo nagbabasa ng dyaryo, tinitingnan natin ano ba ating kapararan, okay ba to, di ba? Minsan naniniwala tayo pag tama sa atin yan. Pero meron naman kasi siguro sa ibang tao yun na siyempre, hindi lang naman tayo yung month ng ganito. Mahawari, I'm Taurus ako. Hindi lang naman ako month ng Taurus. Marami rin namang may... Isinilang sa mga ganun, ano? Ng ganyan. Ganyan. Pero ako, yung nabasa natin na Taurus na yon yung... Last week, alam mo, tugma talaga sa akin. Totoo talaga yun. Halos lahat. Di ba? Halos sinabi lahat. Ko naman sa'yo, totoo yan sa akin. So, dahil nung... Pati yung aking pagka-possessive, totoo yun, friend. Madam, totoo yan. Talaga pala, Miss Treasure. Kaya ako minsan, ako din naman, sa akin, ang horoscope din ay itinuturing kong gabay. Gabay talaga natin gabay. Yan. Gabay na, halimbawa, parang may pangyayari na, naku, nakalagay minsan, ano, huwag ka na tumuloy sa araw na ito kasi parang ano lang. Ayun, ganun, ano? Sabi ko, hindi ito para sa akin. Kung yun ganun, ano? Kasi iba yung ano So, pagka naman ako talagang parang pakiramdam ko yung tama yun, nga, mag-i-stay na lang ako sa bahay. Di ba? Parang ganun, ano? So, mayroong mga ganun mga pangyayari na gawin na lang po natin gabay. Hindi naman po yung horoscope, diyan na lang natin, isa sa alig ang ating buong buhay sa araw-araw. Kaya kailangan po, makaramdam din kayo, samahan ng dasal dahil syempre iba yung kumikilos tayo, hindi yung dahil doon sa sinasabi ng ating kapalaran. Yes, kung minsan makinig tayo sa ating ano yung tawag doon, sariling natin, instinct. Ayan. Kaya so, ako ganun. Naniniwala doon, madam, sa mga instinct natin. Instinct. Totoo yan. Kaya ako meron akong kausap na tao at nagsisinungaling na, alam ko yun mararamdaman mo rin di ba? Alam ko, doktora, psychology ka Pero hindi, ang ibig kong sabihin. Hindi, okay lang, tama yun. Hindi, ang ibig kong sabihin, mararamdaman mo kasi yun, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Para naman sa akin, kasi tayo naman bago natin pag-usapan yung mga horoscope nila na itutuloy natin. Kasi sa akin din naman, yung tama yung instinct, di ba? Totoo yan. Kung pakiramdam ninyo, kahit naman hindi kayo nagbabasa ng horoscope, may pakiramdam kayo na parang mabigat, may lakad kayo ngayon, pero mabigat ang parang ayaw kumilos ng yung mga hakbang. No? Stay na lang kayo sa bahay niyan. Kasi ang ibig sabihin niyan, hindi maganda yung magiging result. So, ganun yun sa akin. Mararamdaman mo yun madami, di ba? Kaya ganun yun. Ngayon naman, meron naman po tayo doon sa mga kapalaran natin. Kasi kung kayo po ay nagbabasa, ibang dyaryo, meron mga kapalaran na kung minsan, kalokohan lang naman yung ano, yung sinasabi nila. Parang joke-joke. Pero hindi talagang galing sa pag-ano. Kasi meron ganun na, yung ganun, ganito. Tapos iba yung wording niya, di ba?
Iba yung talagang galing doon sa mga ano ba yung tawag diyan, yung mga nagbabasa ng mga ano na yan, nang galing sa mga bituin. Oo nga, totoo yun. Totoo talaga. Kaya nga, hindi ba tayo palagi naman, yan, ano ba horoscope mo ngayon, di ba? Palagi nating iniisip yon. Pero halos lahat talaga, basta nagkuha ka ng horoscope, nagbasa ka ng horoscope, yung iba talaga, yung sa araw-araw, minsan tugma sa atin, minsan naman hindi. Ganun yun. Kaya minsan, instinct na lang ating sundan. Oo, ganun lang naman mas, talaga. Parang mas ano, no? Parang mas reliable pa yung instinct natin, ano? Oo, totoo para, yan. No? May nakasalubong kang pusang itim na humarang sa yung daan. Oo. Huwag ka na lang din tumuloy. Baka mamaya masilat ka pa. Ay, parang gano'n, ano? Para naman yun doon sa mga nangyayari. Eh, yung naniniwala ka ba doon sa, halimbawa, eto, tanungin kita. Nangyari na ba sa iyo yung may nakalimutan ka, umalis ka, lumabas ka na ng bahay, babalik ka na naman? Ewan. Dahil may naiwanan ka? Nangyari na? Hindi pa ako gano'n kasi. Hindi ako malimutin, hindi ako yung tipong balik ng balik. Basta ako kasi, ang ginagawa ko, sa gabi pa lang, nakalagay na sa bag ko yung aking gamit. Ayun. Na dadalhin. Kaya nagmamadaliman ako, hindi prepared. Ako. Prepared na ako. Kasi, basta tuwing gabi yan, inaayos ko na yan. Wari, tomorrow, aalis ako ng maaga, nakalagay na lahat yung gamit ko sa dalawa kong bag. Ayun. Pero ano ang masasabi mo doon sa mga sitwasyon na ganun na hindi sa bukod sa hindi naman 'yun sa pagiging malilimutin. Kaya lang parang ngayon na ano sa parang hindi buo ang buhay niya kung hindi siya yung may malilimutang ano na babalikan, parang babalikan. Ano yung masasabi mo doon? Pagpabalik-balik sa bahay may nakalimutan. Ay naku, alam mo po 'yan, kulang ng vitamins 'yon. Memory gap na po yan. Memory gap. Kaya po kailangan eh, kuha. Ayan. Uminom ka na po ng food supplement. Hindi ko lang po masabi kung ano. Hindi naman po kami, dapat po kasi mag-sponsor kayo sa amin. Tama. Kaya gano'n. Ilang gano'n. So gano'n, ano? Pa kami yan. Pero sa akin, ano? Sa akin, parang kulang ang araw ko pag hindi ako, ay, pag sasabihin, pabalik-balik ka na. Huwag ka nang tumuloy, sasabihin, hindi ho, ganyan na ho ako talaga mula pa noon hanggang ngayon. At saka yun, laging nasa last minute, meron kang kakilalang ganun? Marang barkada ko mga ganun. Ewan ko ako, hindi pa kasi ako. Yung ano lagi sa last minute? Hindi kasi ako, wari, may bibilhin ako. Hmm. Yung mga, wari, kailangan bukas. Sus ko kung kailan bukas ng umaga. At saka magkukumahog. Oo, hindi ako sanay ng ganun. Kasi ako, 1 week before dumating yung araw na yon, nakapamili na ako. Ay. Masyado akong kahit ano, yan, si Miss Treasure. Nag-aaral yung mga anak ko. One week or 2 weeks before na mag-start ang classes, ayos na kami, nakapag-enroll na, nakapabayad na ako, nakabili na ako ng mga notebook, ng mga na lahat na, nakakailanganan. Nakaayos na, nakalagay na sa bag. Kaya wari, bukas, nakalagay na sa bag nila yung kanilang mga gamit. Siguro naman, nangyayari lang mga last minute na yan doon sa mga taong hindi unang-una, kahit preparado na, wala namang pera. Walang pera. Ano? Hindi, madam, kahit na may pera, gano'n na. Pag ang ugali mo, gano'n. Walang mangyayari, mahilis sa last minute. Kahirap. Isipin mo, sa income tax na lang. Diba? Kung kailan last minute, at saka magkukumahog, magpunta kung saan-saan, magbabayad. Di anong mangyayari sa'yo? Oo nga. Diba? Merong taong ganyan. Mm-hmm. Kung kailan, ay naku, last minute, ganito. Sige. Reminder mo sila. Ang layo, ako kita mo ngayon na registration ng election natin. Op. Hanggang Saturday. Hanggang Saturday. Hanggang Sunday. Kailan pa nag-start yan? Diyos ko, isa pang buwan. Okay. Tignan mo. So, hindi ba dati, merong lumang ID, di ba? Oo, pero... Okay na yun, tapos na yun. Hindi, meron pa uli. Uulitin nila yun eh. Pwede kang ulit. Kasi meron... Ipapakita mo lang yun eh. Yung iba ba, hindi pa nga nakuha eh. Yung iba nga. Hindi pa nga iba, binigyan ng voter's ID, hindi nila malaman kung nasa ako na. Pwedeng halimbawa, wala eh. Hindi naman ho nakarating talaga nung pasabihin na ng gano'n. Pwede lang yun. Pero magpakuha uli.
Oh, ang ibig kong sabihin, katulad ngayon 2016 pa 'yon. Hanggang sa 2016, Monday to Sunday merong kuha niyan. Okay tama mo. Marami pang hindi magsasabihin nila. Malayo pa naman eh. Panahon, malayo naman. Ang dami-dami naming gagawin. Alam mo, pag gusto mo, maraming paraan kang maibigay. Laging may dahilan pag ayaw. Pag ayaw talaga, parang pag ayaw, maraming dahilan. Parang mag-boyfriend kayo na may pupuntahan ka. Punta tayo sa ganito. Maraming dahilan. Hindi ba may ganun lalaki, may taong ganun eh. Kaya nakakainis yung ganun. Hindi ako kasi, ako yung tipong tao na hindi ako po pwedeng, pagka pinagsabihan mo ng ganun, natatandaan ko yon. Kahit pa isa-isang buwan, sabihin mo sa akin, Ms. Trevor, magkikita tayo sa ganito, sa June 30, magkikita tayo. Sa isang buwan pa yun, nawari, sa isang buwan pa yun. Eh, nililista mo yun? Hindi ko nililista. Oy, natatandaan ko yun. Talaga, galing ah. Kahit na mga cellphone na mga kaibigan ko, yung iba, kasi hindi naman lahat nasa cellphone ko. Ilalagay ko, nagtataka, ultimo mga telephone number nila, landline, natatandaan ko. Pangalawa ka na, sa nakilala kong ganyan. Sabi nila, tawagan natin yung directory natin, ano na nga yung landline ni ganito. Kaya ako, kaya ang sinasabi ko sa mga barkada ko, alam mo friend, pag ako'y nakalimot na, wari, tinanong nyo ako, anong telephone number ni ng ating barkada? Anong nakalimutan at hindi mo. Ko aga, at hindi ko agad nasabi, at sabi, ay nakalimot. Tumatanda na ako nun. May memory gap na ako nun. Iinom na ako ng kung ano-ano. Hindi, umahanga nga sila sa akin dahil hindi ako, wala ka nga kasi kung memory gap. Alam hindi mo, pa ako nagkakaroon ng ganyan. Pangalawa ka. Oo. Sa nakilala ko na sa na-meet ko po, yung isa po 86 years old, si Mami Pua. Hi, Mami Pua. Uh-oh. Tagaanggono Rizal yan. 86 years old yan. Pero sabihin mo lang ngayon yung telephone number mo. Uh-oh. Alam na nyo. Ako nga, ganyan ako. Dali-dali. Ako, ay, hindi ako talaga ano ng mga ganun. At saka ako, ayun namang mga cellphone lang naman ang importante sa akin, ang natatandaan ko, yung mga okay. Friends ko. At lalong-lalo kung yung aking, yung siyempre, yung mga loved ones mo, na ganito-ganito, mga anak mo, mga, kayo, mga, kuwan mga kaibigan, natatandaan ko yan. Hindi ko, kasi kesa naman sa tatawagan kita ng tatawagan, wala, tatawagan kita, hahanapin ko pa yung cellphone mo. May tatanong ako, ganun, diba? Mahirap yun. Pero ngayon, yun. May tatanong ako uli. Itatanong mo na naman. Saan sila dapat pumunta? Sa? Pagpaparehistro uli. Sige. So, at kailangan ASAP gawin na nila bago nila tuloy ang makalimutan. Saan? Sa Commission on Election ng bawat municipality. Ayan. Kaya nga, iyon ang sinasabi ko. Ang tagal-tagal na. Pero paano yung ano? Ano? Yung mga OFW? Doon din naman sila mag... Sa, hindi. Sa sarili kung, nila. Kung bumoboto sila. Sa Hong Kong sila mag-erase. Doon sa ano din? Sa ano natin? Sa ating embahada. Ayan, ha? Embahada. So, wala na dapat maging dahilan na sa 2016 kailangan lahat ng inyong mga voters ID ay bago na po. Tinan mo, ayos na. Kasi mo, ang layo pa. 2014 lang. Teka, nakuha mo ba? 15-16. Ako... Nakuha mo na ba? Ang alin? Yung ID mo. Hindi pa. Sa Sunday ata yun. So, merong ano. So, naka-schedule din kung kailan mo kukunin. Ang galing. Kaya ako din. Susundan ko na rin. Hindi, kasi... alam mo, dapat talaga, ngayon pa lang hanggang maaga. Mm-hmm. At saka, alam mo, wala pang masyadong nagpaparehistro. Teka, dapat... 18 above yan, di ba? Oo. 18. Yung lahat ng nag-18 ngayon, o kaya hanggang sa 2016, ng pag nag-18 na kayo, magpaano na kayo? Oo, ganun. Para wala ng dahilan, ano? Ganun talaga yun. Ay, kaka-18 ko pa lang. Wala pa akong 18. Basta bagka mag-18 ka na, at 18 ka na itong ano na to, sige, mag-ano na. Oo, yun ang sinasabi. Ayan. Kaya nga sabi ko nga, hindi mo naman dapat na kailangan sabihan ka ng sabihan. Tapos pag sinabi, pagwari na hindi sila nakapag-rehistro, ang sisisihin nila ang government, gobyerno, ang ating ganito kasi bakit ang sisisihin mo yung gobyerno? Bakit kaya? Nga. Diba? Bakit nga kaya yung mga pangkaraniwang na natin ibinubla natin sa iba? Kasalanan mo yun. Kasalanan natin. Oh. Ibibigay, kanyari ako, kasalanan ko, hindi ako nakikinig kay Ms. Treasure. Kasalanan ni Ms. Treasure yun, hindi. Pinaalala nga niya. Oh. Dapat,
ako yun, ako yung responsable na gawin nyo yun. Ayan. Eh kung hindi mo sundin, eh din huwag, ganun lang naman. Oo, maghahabol siya ng last minute. Pare, nagpa-check up tayong dalawa. Mm. O sasabihin ko, oh, Madam Butterfly, halika, magpunta tayo sa ganire. Magpunta na tayo, eto yung result ng ating kuwan. Magpunta na tayo sa hospital para malaman, may babasahin yung ating result. Ayan. O, nakikinig ka kung tama. Ano yung baba. Oo nga. Kesa yung sinasabi ng iba, ay, result lang naman yan. Mamaya yan, kung ano sabihin, natatakot ako. Huwag kayong matakot sa mga importante yun sa ating buhay. Ay, meron akong lalang ngayon, kumari ko pa, taga Bulacan. Dentista siya, sumalak na wa ang kakaluluwa. So, yung mister niya, ang aking kumpare, ay nice stroke. Yes. Okay. Tapos siya, in-schedule siya para ihul. General check-up. Abdominal. General check-up. Yung executive check-up. Yung aking kumare. Yes, yung asawa. No, yung asawa. No, na-stroke yes. na yung pare ko noon eh. Alam mo ba, namatay siya sa takot. Bakit? Ayaw niya. At baka daw malaman niya na, parang ganun, namatay siya. Basta siyempre, sinasabi, ano yun, sa puso yun, siyempre, di ba? Pagka namatay ka, cardiac arrest yun. Kasi pagka walang ano. Pero, yung pagkakataon na pinapa-check up siya, pinagpapa-check up siya ng executive check up, eh hindi niya siya ginawa. Tapos, ayun, mas namatay pa siya na hindi niya nalalaman kung ano yun. Kaya po tayo, huwag po tayo matatakot kasi anuman ang maging resulta, maging magkaroon, nakita mong may sakit ka, mas maganda kasi early detection means, early ano yan, sign para magagamot. Oo, tsaka dapat hindi ka matatakot. Kung ano man yung sakit mo, alam mo, marami namang gamot. Oo. At saka, kung ano man yung sakit mo, marami ka namang kaibigan na tutulong sa'yo. At saka, siyempre, diba? Merong second opinion yan. Oo, hindi naman yung sinabi ng nagpa-executive ka ngayon, ito ang result. Oo. Adi, magkaroon ka na uli ng, mag-second opinion ka, di ba? Totoo yun. Kaya, paalala yan. Para malaman mo kung totoo talaga yan. Kung magkakamuka yung, kasi malalaman mo yan kung totoo, kung magkakamuka ang result. Yun na talaga yun. Oo. Ibig ba sabihin, kunyari, nakapagpa-executive check-up na ako, hindi nagbayad na ako, tapos, edi gusto ko ng second opinion, magpapa-executive uli ako. Akala ko, Yun ang ipapaano mo, ipapabasa mo para kung ano, hindi iba pala. Para malaman mo yung second opinion ng doktor na yun. Tama. Eh. Pwede yun. Ayan na. Hindi naman ako nagtatanong dahil dun sa ano, pero yun ay naglalaro sa akin. Kasi pa naman yun. Pasalamat ko sa iyo, Ms. Shu, na naitanong at na ano. Hindi pa rin. Ang akin kasi, madam, yung bang tipong, ikaw na may nagtitipid, yung ano yung reason noong yun na ipakita mo sa doktor pwede kung rin. Ano yung opinion niya, maiintindihan mo. Pero mas maganda kasi, huwag kang magtipid sa... Paano yan? Halimbawa, nag-exam ka na ngayon, mga ano, after a month? Oo, mga ganon. Isang buwan. Ganon. So, yun na yun. At saka... hindi dapat talaga. Oo, hindi ka dapat matatakot pag ikinagpa-check up kasi dapat talaga natin yan. Once a year, dapat nagpa-check up tayo. Executive check up. Para healthy. Diba? Ikaw ba talaga nagpapa-check up ka talaga? Wala ka naman nararamdaman, di ba? Pero ginagawa mo yun, di ba? Oo. Kasi kung matatakot ka, minsan nga, syempre sa laki ng aking hinaharap, ano? Minsan sumasakit siya. Nagpapamamogram ako. Syempre pag pinamamogram mo yun, iniipit ang sakit. Nako. Yung maliliit, hindi sila masasaktan kasi pag pinipis yan, hindi sila masasaktan. Tama lang ang lapat. sa akin talaga, sakit talaga. Masakit ang talaga. Ang aras, sabi ko. Talagang hindi ka na uulit-uli magpamogram. Pero yun, ginawa mo talaga para... ginagawa ko yun. At saka yearly yun? At saka kailangan yan, itataas mo yung kamay. Dalawa mong kamay, at saka hihipuin mo siya. Kahit sa sarili mo, pwede mong gawin, okay? Pag nararamdaman mo yan, kung may bukol eh. Okay. Ang nakakatakot na bukol, yung istay lang, nakapirme. Pero pag yung... Movable. Movable,
walang problema yon, matatanggap, sis lang yun okay, na hindi yun malignant. Okay. Ganon. So, yun ang maganda. Yan ang tatandaan. At saka meron pa yatang, dahil sa maganda ang ano na siyensya ngayon, di ba? Sa gamot lang, natutunan na yun. Oo. Conforming nga yun. Kasi kaya nga, kailangan. Meron kasi, di ba, sabi ko nga sa'yo, meron sakit na sobra na, nasa stage mo, at saka ka magpapagamot, ay susmaryo, Sef. Diba? At saka isa, ikaw mismong sarili mo, nararamdaman mo yung katawan mo, di ba? Hindi ba ikaw nararamdaman mo yung katawan mo? Oo. Kaya nga minsan, pagka iba yung pain na nararamdaman ko, sasabihin ko, hindi naman ako magkakaroon ng sakit. Hindi ano na lang. Nag-aalala ka, baka mamaya, bigla na lamang pala, ganito na lang. Wag, hanggat maaari, ipa-check up natin. Ganon. Oo. Para nasa ganun, nalalaman natin, early detection nga. Oo. Ayun nga, hindi ba? Mas maganda. At saka isa pa, masaya tayong mamumuhay, tatagal ang buhay natin. Oo. Kaya ako, ang bata-bata ko pa. Tama. Parang kang 45 years old eh. Ang galing nga. Pag naglalakad tayo, hindi ako makaabot. Ang bibilis nilang maglakad. Parang si Tita Juby yun ah. Oo, di ba? Naman si Juby. Oo. Tinan mo naman kailangan siya. Ang bilis. Kasi alam mo yan, pag wala ka pren, sakit siya mga binti mo, yung arthritis mo, talagang magkakaya ka ng mabilis. At saka isa pa, si Joby, tingnan mo, at ang bibigat ng dala. Hindi ko yun ang hindi ko kaya at hindi ko talaga ginagawa. Ay, huwag mo nang gagawin sabi yan. Sabi kasi pre ng anak ko, hindi maganda yung kailangan pantay yung dala-dala mo. Kaya tinan mo, dalawa palagi ang bag ko. Yung isa, may basta balanse palagi. Yung isa, bit-bit, yung isa nasa balikat. Ganun. Okay. Dapat balanse yan palagi para yan. Hindi ka nakatagilid. Sana malapit na tayong matapos sa kalahating oras natin, Miss Treasure. Ay, sana yung mga pinag-uusapan natin, magustuhan naman nila at ma-apply nila sa sarili nila, di ba? Lalo na yung ID, voter's ID, ha? Tapos yung mga pa-general executive check-up para sa inyong sarili. Kasi hindi na, wag ko kayo matakot, katulad nga nung aking kumari na yun, namatay pa siya sa cardiac arrest dahil doon sa ano. May problema pala siya talaga. Ang delikado hindi kasi. Hindi na niya nakita yon. Oh, yes. Oh. Ang delikado kasi, madam, is yung stage 4 na tsaka ka magpapacheck ka, paano na yon? Oo nga. Pero, alam mo, marami namang herbal dyan na, may barkada nga ako, na, stage ano ba yun, 2 yata, na gamot pa. Nahabol pa. Paano, nag-herbal siya, ano mga bang herbal? Pero, alam ko yung herbal, pahirap naman sabihin. Oo nga. Pero, kung gusto nyo, gusto nyo, mag-sponsor kayo sa amin. Ay, nga. Mamasyal kaya tayo sa mga herbal na yan para may sample tayo. Bigyan tayo ng sample, tapos sponsor tayo. Sige. Para naipapakita. Pero alam natin mo, yung mga herbal ganyan. Na yan, nag-i-sponsor talaga yan. Gusto lang nila, pero, kasi, meron, hindi ba, dun sa radio natin, mayroong mga herbal nag-i-sponsor. Kaya nga, yan ang gusto ko nga, dapat nagpupunta tayo sa ganyan. Para dun sa ating radio, meron tayong sponsor. Nga, para kung gusto din nilang humaba ang aming programa, bakit hindi? Kasi pwede po, natin pag-usapan yung mga health and beauty, yes. Di ba? Yes, health and beauty. Dito kahit naman paano, ayan, dahil tayo ay malapit na rin namang mag-commercial, ano? Ayan nyo yung health and beauty, mas maganda pag-usapan yan. Nang dalawang nag-uusap. Kasi mahirap yatang problema yan. Kasi mas maganda yung parang sasalitan tayo ng opinion. Yes. Diba? At least meron nagkakaroon ng magandang istorya. So, hanggang mamaya ho, pagbabalik uli natin. Commercial po muna tayo. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 93 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Daghang salamat! Dos mabalos. Muchas gracias! Madamong ignat salamat! Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo.
PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. San ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. Magpapatuloy doon sa ating pinag-uusapan kanina tungkol sa horoscope. At ito po si Madam Butterfly. At si Miss Treasure. Sige po. Ayan. So, nandoon tayo sa Cancer. Oh, ayan. Basa. Ganun. Para tayong nasa dating dana. Basa. Basa. Ayan. Astrological profile lang po naman ito ng Cancer. Ang Cancer po ay sinasabing enigma ng zodiac sign. Sila ay masasabing bundle of contradiction, compassionate, at caring sa kanilang mga kaibigan, pamilya at mahal sa buhay. Subalit, sagad sa buto ang kanilang mga jealous remarks
at walang katapusang pagpapalit ng mood. Ay, talaga pong ganyan ang Cancer. Moody. Enthetic ang isang side ng personality at sa kabila naman ay insecure sa pagiging perception ng tao sa kanila. Ganyan po talaga ang, kasi ang Cancer po kasi, para po ba kasi yung kuwan, mahihiyain po kasi yung mga yan eh. Hindi nila masabi kung ano yung gusto nila. Sinasarili. Sinasarili nila. Nagsasarili lang. Oo, hindi po kasi pwede yung gano'n. Pero marurunong po ang mga Cancer. Kaya lang po, may inner kuwan po sila na ano ba hindi tawag po doon? Nila sinasabi. Insecure. Ano pa yung may... Nai-insecure po sila doon sa mga ganong klaseng bagay. Dahil sa kanilang changeable nature, ayan po ang changeable, ang Cancer ay nagiging mysterious, fascinating, at extremely attractive. Ito ang sign na kapag ang kanilang magic ay maramdaman mo, mararanasan mong kapusin ng hininga. Bakit kaya? Dahil sila ay captivating, extremely attractive. Kasi masyado ngang attractive sila. Diba? Di nga ba't ang buwan ay most talk at mayroong romantic galactic identity. Kasi masyado kasi nahihiya nga sila pero masyado silang romantic, diba? Ang love at romance ay mahalaga sa Cancer. Ngunit kadalasan ang nakukuha ng kanilang attention ay iyong makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila at may kaluwagan pagdating sa pananalapi. Kapag tapos na ang isang relasyon, hindi sila nagtatanim ng anumang nakasasamang damdamin. Ganun nga, pag natapos na ang relasyon nila, hindi sila nagtatanim ng kanilang okay din naman ang ugali, diba? Ibig sabihin, madaling kumalimot. Madaling makalimot. So, ang kanila namang general characteristic, ang kanilang strength, steadfast, compassionate, defensive, thoughtful. Ayan. Ang kanilang weaknesses, hindi makalimot sa nakaraan. Iba naman to, ha? Hindi makalimot sa nakaraan. Kulang ng self-confidence, controlling, at sobrang tipid. Sobrang ba siyang matipid? May kakilala kasi ako, pero hindi siya pero matipid. Pero yung aking kaibigan, Cancer yan, hindi naman siya masyadong matipid. Pero may kaibigan ako, Cancer. Kasi yan, minsan, di ba tayo yung merong earth sign, may mga sign tayo, may fire, di ba? May yung ano ba tawag doon, yung sa mga fire, earth, yung mga... So, siya, ang element niya ay water. Water sign. Okay, water siya. Water sign. Ang body part niya, stomach, breast, yun naman ang ano niya. Tapos ang group niya, nandun siya sa emotional, pa-emote. Naniniwala ako sa ganyan. Ang planet niya is moon. Moon. Polarity, negative. Ibig sabihin, lagi negative ang thinking niya. Yes, Okay. Ganyan ang opposite, Cancer. Opposite, Capricorn. Mami, hanapin natin yung Capricorn. Ganyan talaga. Then, ang charismatic marks niya, busty sa mga babae. Katamtamang built ng katawan, bilugang mukha. Bilog talaga ang banyan. Mabilis tumulong sa mga taong mahal at malapit sa kanila. Totoo yan. Hobbies. Mga bagay na may kinalaman sa sining, mahilig sa aquatic environment. Water nga eh, ano? Water talaga. Dislikes. Ayaw nila ng kahit anong negative comments sa kanilang ginagawa. Outsider at ang anumang personal revelation. Gusto nila yung secret ng kanilang ano. So, yung career and money, basta parang ganun. Ang career and money ng Cancer ay, ang Cancerian ay magiging isang magaling at maalagang nurse dahil sa kanilang pagiging caring nature. Totoo yan. Ang iba pang suitable na career sa kanila ay ang caregiving. Nako. Kahit lalaki ang Cancer, ganyan. Housekeeping, journaling at gardening. Oo, okay yan. Totoo yan. Ang kanilang pagmamahal sa bayan ay maaari ring makatulong kung papasok naman sa larangan ng politika. Ano din siya sa politics? Pero hindi. Yung aking kakilalang Cancer, ayaw niya sa politics. Subalit mahalaga sa Cancer na maramdaman na may nagagawa sila kakaiba maging anumang trabaho ang kanilang pasukan. Ayan. Ang financial security ay lubos na mahalaga sa Cancer. Kung kaya't nakasama sa kanilang plano
ang magtipid o sa Ingles na kung tawagin ay saving for a rainy days. Oh. Ganyan talaga ang concern. Maganda yun, oh. saving for a rainy day. Bukod dito, talaga namang maaasahan ang kanilang pagiging resourceful. Yan, ah, totoo marunong. Yan. May alam, pwede mong tanungin sa mga bagay-bagay. Yes, totoo yan. Mm-hmm. Pagdating sa usaping pananalapi, maingat din sila sa kanilang mga investments. Totoo yan. Ah, naniniwala sila na ang pagkakaroon ng maraming salapi ay isang status symbol kung kaya't mahalaga sa kanila na magkaroon ng isang fat bank account. Totoo yan. Iyan ang maganda sa Cancer. Mahilig siyang mag-ipon at matipid kasi lalo pa kung nanggaling siya sa hirap, eh talagang mamahalin niya yung kanyang pinaghirapan. Ganyan ang maganda Cancer. Yun sa isang tao na hindi basta-basta itinatapon ang kanyang pinaghirapan. Yes. Okay. Sa iyo pa rin yan. Love and sex. Sus, Maria Joseph. Cancer. Pupunta ko lagi sa iyo. Oh, yes. Ang Cancer ay demonstrative pagdating sa kanilang nararamdaman. Totoo yan. Ang ganitong katangian nila ay nakakatulong sa pagtanggal ng kanilang pakikipagrelasyon. Sila ay mga devoted spouses na naniniwala sa till death do us part. Wow, ang sarap namang maging asawa ng Cancer. Totoo yan. Sa pagpili ng kanilang mamahalin o makakasama habang buhay, mahalaga sa kanila na ito rin ay sensitive at naiintindihan sila. Sa bagay, hindi nababagay sa Cancer ang mga superficial o ambisyosang tao. Totoo. Ay, hindi bagay. Nako, edi ibig sabihin, kung gano'n na naging asawa niya, eh pwedeng magkaroon ng magulong buhay. Oo, magulong buhay. Kaya yung naging asawa niya, magulong buhay. Yung ugali, sa ugali kasi yun. Totoo yan. Health. Cancer rules the female reproductive system. Kasama na rito ang gastrointestinal system. Chest, breast, at elbows. Ang Cancer ay prone sa maraming uri ng sickness. Halimbawa ay breast cancer, pamamaga ng lungs, hemorrhoids, pagkakaroon ng varicose veins, kasama na rin ang pagkakaroon ng stomach disorders at paglabo ng mata. Rin ang mahirap. Aray. Alam mo, madam, hindi bali na akong magkasakit ng ibang sakit. Huwag lang lumabo ang mata ko at mabulag ako. Kasi isipin mo. Di bali yung lumabo eh. Meron medyo pa. Tayong salamin. Yung mabulag ka. Nako, iyan ang palagi kong sinasabi, Lord. Mm-hmm. Hindi bali nang magkaroon ako ng karamdaman ng wag naman yung sobrang karamdaman. Wag lang mawawala ang aking paningin. Oo. Yun lang naman ang palagi kong dinadasal-dasal sa Diyos. Tama. Sa pagising ko at before ako mag-log, ang sinasabi ko, sana Lord, ako'y makabangon pa uli tomorrow at ako'y umalis ako, ganito, makaalis. At saka, sana buhay pa ako. Hindi mo muna ako kukunin. Palaging ngayon, pagkagising ko naman, thank you Lord, at ako'y buhay pa. Ganon, ako palagi. May kanta tayo dyan, para dyan. Ano? Ito. Di ba, nabanggit mo kanina, masarap magmahal, pagmatagalan. So, meron tayong long and lasting love. Mamaya papatugtugin natin yan. Ngayon, ang susunod natin ay Leo. Abangan natin yung music na yan. Samantala, ang kanunod ng ating ay Leo. Basahin mo din dito, ha? Kasama niyan, ha, Miss Treasure? Yes. Ang Leo ay favorite color ay gold and orange. Mm-hmm. Element is fire. Body part, stomach, breast. Ang group niya is intellectual. Planet is sun. Polarity, positive siya. Uy, maganda opposite, pala. Opposite, Aquarius. Aquarius pala siya. Ay, kalaban niya yan. Yan ang hindi niya kasundo. Astrological profile. Ang Leo ay tatlong level sa kanilang soul evolution. Okay na siya. Ngayon nakahanda na ang ating para patugtugin. Long and lasting love para sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin at lalo-lalo na dito sa anong kapalaran nito? Cancerians. So, sige, para sa inyo yan. Gusto ko din yan.
Many people find it, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. A long and lasting love. A long and lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that our love is something beautiful. And I seal it with a kiss. A long and lasting love we share for many reasons. A special bond that goes beyond the changing of the seasons. A long and lasting love. Long and lasting love. Someone I can care for. Someone to be loved for the rest of my life. Long and lasting love. Lasting love is what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. A long and lasting love. A long and lasting love. Oh, ayan na. Ayan, kita mo? Ganda nung ano, 'di ba? Ganda nung ano 'yan, long and lasting, love. So tuloy-tuloy po tayo. Miss Treasure, yung ating binabasa na Leo, ano ang Leo. Kanyang ayan. Ang Leo ay soul ang tatlong level sa kanilang soul evolution. Paano yung tatlong level? Beyond 3 years. Pangalawa, Lion, King of the Jungle, ruled by ego, ngunit protective at sustaining sa kanilang minamahal. At ang pangatlo ay ang Leo Cloud, immature at developed, takot sa anumang pagbabago. Maihahalin tulad ito sa isang kuting na ayaw umalis sa tabi ng kanilang ina. Ah, yung 1 and 2. Sa kakilala ko yung 1 and 2 na binasa mo angkop. Ang pag-ibig ay tagumpay sa zodiac sign na ito. Mm-hmm. Dahil ang Leo ay ruled by heart and operates from his dimension to ipinanganak na swerte. Dahil charismatic at positive thinker, malakas ang attraction nila sa mga kaibigan at pati na rin sa anumang opportunities. Maging ang pagharap
sa anumang bagyo o pagsubok ng buhay ay kaya nilang harapin at lampasan. Mm, matapang. Matapang ang Leo. Mm. Okay ang Leo. Masarap palang mapangasawa to. Sige, sige. Ako ba kaya yan sa Taurus? Oh. Kaya nga. Magsusuwagan kayo yan. Oo, hindi kami... Ang opposite siya is Aquarius. Pero palagay ko, kasi ang aking kasing... Fire siya eh, fire. Ang Aquarius eh, tubig yun, di ba? Oo, kasi ako, ang aking kasing... ang aking... element. Compatible is Virgo, Capricorn, and Taurus. Yan, tatlong yan. Kaya pag Virgo... Eh, okay sa akin ang Virgo. Okay Virgo sa akin. Virgo ko eh. Virgo ka ba? Mamaya, hanggang mamaya yung Virgo natin dyan. Sana. Aabot, titingnan ko nga. Ako ng ganyan. Titingnan ko. Kapag ang Leo, Lion ay committed sa isang relationship, yan. Sila ay totally devoted at faithful. Tama yun. Yan ang maganda. Kaya lang, yung nakukuha, baka hindi. Subalit, kapag nasira ang kanilang tiwala at ang relasyon, hindi sila nagpapatawad at nakakalimot. Totoo yan. Totoo. Eh kasi isipin mo, sino ba naman tao ang gano'n? Faithful ka, mahal na mahal mo, pagkatapos lolokohin mo. Sira pala ulo mo eh, pag ikay nagpagago pa nun. At kapag ang isang relasyon ay wala ng halaga sa kanila, kahit taon na ang pinagsamahan, kaya nilang umalis ng walang lingon likod. Mm-hmm. Likod, lingon, likod. Oo. Ibig sabihin, pag umalis siya, dire-diretso. Oo, dire-diretso. No turning back. Oo, wala na. Okay. Hindi, wala na siya. Pag nawalan siya ng tiwala at na umalis, aalis na talaga siya, dire-diretso na siya. Mm-hmm. Hindi na siya babalik, yun ang ibig sabihin noon. Hindi ka na niya babalikan. Kaya nilang putulin ang anumang ties na nagdudulot ng broken heart. Subalit ito ay laging may magandang dahilan. Sa Leo, kapag tinapos na nila ang isang relasyon, ito ay for good. Magaling, ano? Oo, magaling. Teka, ang Leo. Ang antipara ko, narinig ko kanina doon sa nagpa-load ako kanina, sabi ah, teka, hindi ko makita yung antipara ko. Kailangan nakasabit yung antipara nyo, ha? Baka mamaya, nasa ulo na pala ninyo eh. Meron kayong memory gap. Meron. Hanap ng hanap, nasa ulo pala. Ganun siya eh. Ako hindi ako nagpapahalata. Minsan, nakasabit pala. Ganyan lang ako. Hindi pa ako nagkaganon. Diyos ko, ano ba yan? General characteristic ng isang Leo. Ang strength niya, good provider. Wow, bilib ako dyan. Thoughtful, strong-willed personality. Tama ito sa akin, kaibigan. Weaknesses, mataas ang pride. Ay, nako, number one yan. Hindi madaling magpatawad. Pwede. Kumbaga, lumiliban, ayan, ang panahon. Charismatic remarks, attractive, magaling ang PR. Wow, nandyan siya talaga. Skills, pleasing personality. Yes, totoo. Likes, magandang samahan sa mga kaibigan at kakilala, close family ties. Ayan. Dislikes, ayaw ng paulit-ulit na usapan. Irritable, temperamental. Ay, meron nakalagay na selfish, ha? Selfish. Selfish career and money. Sa'yo yung love and sex, ha? Okay. Na-assign talaga noon. Basta sa kanya yung love and sex. Na lang ako kung sakali. Okay. Ang pagkakaroon nila ng high level of creativity and energy ang maglalagay sa kanila sa profession na may kinalaman sa arts and entertainment. Uy, totoo pala ito. Subalit dahil na rin sa kanilang drive at always working to the fullest, suited din sila sa managerial positions to the fullest. Ayan. Di kaya naman ay sa politics din to. Ang mga Leo ay born leader. Ang kanilang pagiging loyal at generous ay lalong nagpapalakas ng kanilang personality. Marunong ang mga Leo. Kadalasan ay handang tumulong sa kanilang mga nagiging kaibigan, both emotionally and financially. Ayan. Dahil alam kong medyo kapos ang financial, emotionally siya. Ayan. Ang kanilang pagiging hardworking, pagkaroon ng positive attitude, ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng palagi ang trabaho at hindi nauubusan ng panggastos. Uy, kapit sa kanya yan talaga. Love and sex, papakinggan ko nga. Ay, ang love and sex ng Leo. Mm-hmm. Ang Leo ay
heated at affectionate. Mm-hmm. Punong-puno sila ng emotion at affection sauce. Mm-hmm. Kadalasang flamboyant or showy sa kanilang love life. Mm-hmm. Kung kaya sila ay exciting at full of energy in bed. Wow. Eh okay naman yung showy kung mahal mo. Oo. Wala naman. Masarap naman na yun. Masarap yun, eh, di ba? Okay, basta't mahal mo, pwede. Ang sarap sa ako ng kilalang show, pinakikita talaga yung pagmamahal. Pinapakita mo talaga yung pagmamahal mo. Basta mahal mo, eh. Pag hindi mo namamahal, yayakapin ka, tahalikan ka sa harap ng kung sinong tao. Maglang tao. Ay, naiinis ako noon. Diyos ko, hindi naman kita laba, halikan mo ako ng gano'n. Di ba? Madali silang ma-attract sa mga taong hindi natatakot. Ipakita ang kanilang nararamdaman o tinamo at ang mahalaga ay kapareho nila ng level ang intelligence. Ganyan ang Leo. Ang hinahanap niya matalino din kapareho. At saka isa pa pareho sila. Siguro pareho silang loving, pareho silang showy. Mahalaga sa kanila ang independence at control. Yan ang gusto nila. Tingnan mo, hindi kasi, pwedeng magpakapit kasi, 'yan. Oh, ibig sabihin, ito gusto ko, ito ang gusto mo 'yun. Ah, hindi pwede, kailangan magka ganun. Ay mag-aaway. Sige, aalamin natin ano yung kalaban niya. Wala. Fire kasi siya dun eh, 'di ba? Fire 'yan eh, 'di ba? Fire siya, oo. Ito is health na. Health. Sige, go. Ang sakit ng Leo ay nagmumula sa heart, nako. Yan at ang sakit. Isang seryosong sakit ay ang occlusion of cardiac arteries by blood clot. Nako, delikado. O kaya naman ay occlusion sa nagiging sanhi naman ng heart attack. Eh ganun nga, heart attack nga, Ganun ang Leo, kawawa. Eh di parang ano din 'yan. Magiging sanhi din ang attack yung ano, yung sobrang sakit sa pagmamahal na nabigo. Eh kaya nga sa sobrang pagmamahal, heart attack yung kanyang sakit. Nako. Hindi po, so joke lang po yun, ha? Kasi po eh, sobra po siyang magmahal eh. Kaya sinabi ko lang po. Oy, totoo yan. Totoo yan. Kasi kilala akong ganyan. Talagang ganun karamihan siya. Karamihan sa Leo. At may high blood pa siya. Oo, isipin mo high blood. Karamihan sa Leo, sa kabila ng kanilang pagiging mahilig sa mga bata, ay hindi pinapalad na magkaroon ng supling. Nakmaryosip naman. Ayoko naman. Ay, mahirap yun, ha? Ayoko mahirap yung walang supling. Kailangan may supling naman. Diba? The fulfillment of womanhood is magkaroon siya ng procreation. Yes, ako kung wala naman anak eh. Ayan. Eh siguro kung aki mawawa, mag-asawa ko, wala akong anak, iiwanan ko. Hindi ako sanay ng walang paano anak. Paano kung ikaw pala yung may problema? Magtitiis na lang ako. Kung magtitiis ang anong kapartner. Hindi, alam mo, madam, meron namang kuha na de magpunta kayo sa abroad para kayo magpa transparent. Ano yun, hindi kayang ano ano doon, hindi wala pa rin sa at test tube baby. Okay. Kaya parehong sperm nila pagsasamahin sa test tube. Siyempre. Okay. Egg malakas na sperm. Iyon ang pagmimiti. Talaga nga naman. Iba ang science. Eh pagmahal mo eh, pero pag hindi ko mahal, hindi bali na akong walang anak. Walang anak. O sige. Ay hindi sila hindi pinapalad mag-anak. Kundi man ay nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng supling, kaya't bihira sa kanila ang marami ang anak. O kaya nga kasi daw minsan nagkakaroon sila ng problema, ibig sabihin kakaproblema sila sa pagkakaroon ng supling. Pati yung ganito niya. Baka sa ovary niya, sa ovary niya problema. Baka kaya naman. Okay. Sige. Mamaya babalik ulit tayo diyan, ha. Okay. At Virgo, pangatlong ano yan? Commercial po muna tayo. Yes. Andyan na ako. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Daghang salamat! Basta mabalos.
Muchas gracias. Madam Wignia, salamat. Salamat po. Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman, panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Saan ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya. I love you.
And memories, pagpapatuloy po natin ang ating pinag-uusapan sa ating horoscope kanina. At ito po si Miss Treasure and Madam Butterfly po. Kaya dyan lang kayo. At kung meron kayong mga alam-alam na tungkol dyan sa mga ganyan-ganyan din, eh, pwede ninyong i-text. Ano po? Ayan. Ayan yung number mo. Dapat sasabihin mo yung number mo. What's your pwede number? Kayong mag-text kay Miss Treasure sa kanyang number. 999-562-2860. That's my smartphone. Oh, yan. And then my son is 0932-1315-180. Yan po ang aking number. At para naman po sa akin, kay Madam Butterfly po, 0923-9940-671. Yan po yung aking son. At saka yung aking globe, 0915-7729-817. So, kung gusto po naman ninyo na ayan po, ganyan lang po. Text lang po kayo. So, ngayon, nasa Virgo na tayo. Excited ako. Siya po yun. Virgo po ako. Teka, ako na kaya ang babasa. Sige, ikaw na para. Isot ang mahiwagang antipara. Nahahalata tayo . Pero okay na rin. Mga nakasalamin po marunong. Ayan, Virgo. Ayan. August 23 to September 22. Favorite color, green, dark brown. Ayan. Sa green, mahilig din nga ako dyan. Pero meron akong mas favorite. No? Okay. So, ang element ko is earth, body part, nervous system. Ayan, totoo po yan. group, intellectual, planet, mercury, polarity, negative. Nasa negative. Pero tinatalo ko yan. Nilalabanan kong pilit yan. Opposite, Pisces. Pisces, okay. So, polarity ko, negative. Totoo yan. Kaya lang, ayokong i-admit sa sarili ko na palagi akong negative. Tama? Okay. So, kahit alam naman, ko. Madam, puro positive. Oo. Ganun ako . Pero mahirap pala yun. Miss Treasure, na ako pala talagang nakalinya dyan sa negative, ay yung asawa ko po yun. Talagang laging negative dun. Sa akin naman, kung maraming negative na pangyayari na dumadating, pero nilalabanan ko yan. Kasi ayoko po yun lagi akong negative. Parang hindi naman madam sa lahat positive. Siyempre may negative din naman tayo. Hindi naman lahat puro ka positive. Hindi naman talaga dapat kailangan laging merong contradiction. Pwede susunod ka lang ng susunod sa taong astrological profile. Ang Virgo ay creative. Totoo po yan. Mahilig po ako sa mga ganyan. Tsaka kung ano man po yung maisip ko, ginagawa ko. Okay. Sensitive at delicate person super. Na parang katulad ng isang orchids. Wow! Orchids, ha? Makikita lamang ang real at inner beauty kapag ito ay namukadkad na. Likas na mahihiyain, pero sa larangan po na ganito, hindi po kailangan mahihiyain. Ano po? Ha? Kaya bagay lang doon sa mga talagang tahimik lang sila. Kaya sila. Ayan, totoo. Kapag ang kanilang minamahal ay nagiging success.
peaceful at maligaya. Tama of po course, yan. Kahit, lalo na yan, kahit mga kaibigan. Sila na mapagbigay, sobra. Kung kinakailangan ang isang kaibigan, asahan mo, Virgo ang unang darating sa panahon ng pangangailangan, sabi po ng friend ko, totoo yun sa kanya. At kung meron ka namang Virgo sa buhay mo, kaibigan, kasintahan o kabiyak man ng iyong puso, masasabing meron ka ng gantimpala ng iyong buhay. Amen. Asawa ko po, Virgo niyan. And most magical sa kanilang personality ay kahit na ang isang relasyon nila ay hindi maging maganda ang kinahinatnan, hindi ito naging dahilan upang sila ay maging bitter at cynical. Totoo po yan. Meron silang mabait na kalooban na kung minsan ay sinasamantala ng kanilang nakakasalamuha o nakakarelasyon. Madalas din silang nagiging biktima ng relationship power games. Ano pa, kung saan nakakaranas ng hindi pantay na pagtrato sa kanila. Ayan, nararanasan ko po yan. General characteristics, strength, rational, faithful, kind-hearted, pragmatic, industrious. Ayan, oh, ayan, ayan. Weaknesses, masyadong mahihain. Hindi po ako yun, ha? Oh, hindi pero, naman mahihain. Pero na, tinmaan ako ng hiya. So, totoo lang. Oo, halimbawa, pero ganyan. Nahiya ka talaga. Oo, hindi na ako kasalita. Totoo rin pala yan na, o. Pusi. Pusi daw. Pusi, critical and anxious. Charismatic marks with drone behavior. Withdrawn behavior. Laging ano? Parang ano? Urong tulong? Oo, gano'n. Ouch. Small to medium build. Hindi po ako yung extra large. Reserve at silent. Hindi po ako reserve. Silent pagka po ako eh naiinis. Ayan. Likes. Malinis sa katawan. Ay. Literature. Ay, nako, favorite subject ko yan. Wildlife at nature. Tama kayo dyan. Mahilig po akong gumawa ng tula. Dislikes. Center of attention. Bad-mannered people at palaasa. Oh, tama po yan. Yes, kahit naman po sinong tao, siguro kahit anong sign niya, pag po ganito naman talaga ang makakasama mo, eh talagang magagalit ka talaga. Career and money, ang Virgo ay practical at orderly. Parang wala, parang ano yung orderly eh, parang ano sa akin yan eh, kapiraso lang. Bagay sa kanila ang trabaho na may kinalaman sa pagiging meticulous scientific nature. Kasi magulo yung aking ano eh, masyado. Gulo nga. Kahit ilagay sila sa pinakamagulong lugar sa trabaho, bigyan lamang ng tamang oras at panahon, ito ay muling may babalik sa maayos na kalagayan. No? Totoo yun ah. Sila rin ay maingat sa kanilang savings account kung merong iingatan. Oh, eh kung wala pa. Kung wala, ano gagawin mo? Nga nga. Hindi naman. Halo. Ang ano ko, ang paniniwala ko diyan sa ano. Halo. Kapag pera, yes. Kunting kilos kang basta hindi ka una, hindi ka palaasa, marunong kang dumiskarte, makakapera ka. Yan yung po yun. Yan. Tama ka dun. So, masyadong mahigpit sa budget at nagtatrabaho upang makaipon ng pera. Okay. Kaso po sa panahon ngayon, hindi nakakaipon. Mm-hmm. Mahilig sa art. Kung kaya't hindi katakataka kung ang kanilang tahanan ay makikita ang isang magandang painting of work of art. Ay, ganon. Love and sex. Ikaw na nga. Ano na lang ako. Love and sex at saka yung health, ikaw na nga ang bumasa niyan para malaman ko sa pandin. Love and sex. Ang Virgo, ba't ba gusto mo ako magbabasa ng love? Love notes ka kasi eh. Oh, okay, sige. Okay. Oh, sige. Ang Virgo ang tinaguriang people of few words. Subalit, sila ay very affectionate in private. Wow! Yung asawa ko. Yung asawa ko. Ka pala. Ay, no. Ingat sa pananalita. Hindi yata ako nun. At attentive at higit sa lahat, wonderful lovers. Wow. Ah, pag-love ang pag-uusapan. Both in and out of bed. Wow. Oh. Asawa ko yun, ha. Silent. Sila ay secure sa pagmamahal ng kanilang partner. Ay, totoo yan. Spouse. Tama. At dahil sa mahalaga sa kanila na maging center of attraction ng kanilang minamahal, kung kaya naman ang pinipili nila ay ang kahalagahan ng kahalagahan o significance ng kanilang partner. Tama. Kung bakit kailangan silang magkaroon ng connection sa isa't isa. Ang Virgo ay isang devoted spouses at tunay na deeply connected sa kanilang mahal sa buhay.
all mm-hmm. throughout. Wow, oh, magda 37 years na kayo, kaya kami. You're so faithful, my friend. Mm-mm. Yan ang aking kayamanan, pagmamahal ng asawa ko. Help po ng Virgo. Mm-hmm. Virgo rules the central nervous system. Kasama ang belly at hands. Naku, yung belly mo pala yan. Dito. Yes. And the hands. Your hands. Dahil working, hardworking. Sila ay may tendency na magkaroon ng sakit sa nanonyumonya, cup at pleurisy. Ano yung pleurisy? Dahil sa pagiging warrior ng Virgo, kadalasang sumasakit ang kanilang sikmura. Wow. Ay, asawa ko yun. Na nagiging ulcer sa kalaunan. Wag na. Dati na ako nagka-ulcer, pero gumaling sa vitamin C. Ang mga lalaki ay may tendency na magkaroon ng sexual problems mm-hmm. at makakaranas ng problem sa kanilang genital. Why? Ano genital? Doon. Genital. Ba't magkakaproblema? Depende kung siya talagang halimbawa, kung mga sakit na lalaki, di ba? Prostate, diabetic, yung mga ganyan. Pero awa ng Diyos eh. Sana hanggang ganun lang. Pero sana... Pag warrior, warrior siya eh. Yung ganyan talaga. Ako, problema ka. Ako, ganito ako. Yung worry, ang ating pong problema, laging nandiyan sa tabi natin. Pabayaan naman ninyo na isipin nyo lang yan sumandali dahil kung gagawa kayo ng pag-inom, pag-anuman, di ba, nadadagdagan ng problema. Yes, So, isipin nyo lang yan kung merong gawa nyo ng paraan, ng solusyon. Kung walang solusyon na magawa, bitiwan na lang ninyo. Bahala na ninyo kay Lord. Lord, ginawa ko na ang lahat. Ito, hindi ko pa rin bahala ka na po sa iba para malutas. Binibitiwan ko talaga. Yan ay turo ng aking nanay. Kasi pagka ininda mo yan, mas lalong sakit ang aabutin mo. Hindi, katulad ngayon, madam. Oh, yes, malapit na ang Father's Day. Yes. Lahat ng hospital halos ay magkakaroon ng libreng Alamin ko yan. Cancer. Kahit sa probinsya? Yeah, oo. Magkakaroon niya ng libre na check-up, prostate. Lahat ng klaseng hanggang sa stomach ng lalaki, basta Father. Mm. Yan. Father's Day, sa June 15, Sunday yun, magkakaroon ng check-up. Diyan na lang sa lahat ng hospital. All over. Yun. Kung ako ikaw, ipadalin mo sa lahat naman, ay libre naman yun. Bakit hindi? Samantalahin po ninyo yung mga libreng yan. Yung mga lalaki kasi takot, kasi sundot-pwit yun Alam mo ba yun? Kasi siyempre, kaya nga prostate, paano malalaman? Kasi yaman, susundutin yung pit niya. Hindi, wala naman yung prostate, alam ko na mawala. Paano mong malalaman? Hindi mo pa rin alam kung hindi papasundot. Paano kung hindi malalaman? Katabi ko, kagabi lang, katabi ko na. Kahit naman, madam. Ganun ba yun? Hindi naman ngayon katabi mo lang, umiihin siya ng maganda. Siyempre, yun kasi, pag sinundot yung puwit, kasi doon sa pinaka-rectum natin, sa pinaka-loob, pag matigas yun, meron siyang kuwan. May tendency na magkaroon ng prostate cancer. Ito pa naman ang mga edad na nagkakaroon ng diba? Ilan taon na ba yung husband mo? 57. Malakas pa naman. Oo naman. Talaga? Okay pa? Oo naman. Talaga? Oo nga. Tatawa mo? May flying saucer. Miss Treasure, ha? Sikreto ko yan. Sikreto mo yon. Pero, siyempre, lahat ang klaseng style, ha? Aba. Totoo yan, ha? Name it. You can have it. Ay! Ano ba yan? Ako din. Hindi, basta ganun, Hindi kasi, ganito baka, yan. Baka nung... Bakit? Long lasting yan. Pareho kaming Virgo. Oo nga, pero ibig sabihin, madam. At saka naniniwala ako, heaven kami dalawa. Bakit hindi? Pinanganak ako ngayong atres, ha? Na 1955. Pagkatapos, ha? Nag-isang taon ako na 1956, tama? Yes. Pinanganak ako ng September 3, 10 p.m. Imaginin mo yan. Nang ako'y mag-isang taon, sumunod na linggo, September 10, 1956, ipinanganak din siya 10 p.m.
Aba, okay. Pag- tapos nung nagba-birthday ako nung ako ay 21 years old, first time na nag-birthday ako. Uh-oh. Walang sakit, walang bagyo. Nag-birthday ako ha. Nasa loob naman siya ng Corsillo House. Imagine mo yun? Okay ah. Yung mga pagkakataon na hindi mo naaano, di ba? Kaya naniniwala ako dun sa ano. Tsaka tama yan. Pagtitiwala namin sa isa't isa. Isang nakatutulong dun sa ano. Pinagtitiyagaan niya ako ng 37 years na. Yes. Pinagtitiyagaan ko din siya ng 37 years na. Hindi naman yung pagsasag... hindi basta magtitiyaga yun. Sacrifice and love, yun yes, eh. Hindi. Pag kasi kayo mag-asawa, yan eh, pinag-uusapan niya na, yung, siyempre, mga sacrifices, mga love nyo, di ba? Galing diba? Oo. Imaginin mo yun. Pero alam mo, kaya nagtatagal ang isang relationship. Ano? Dahil sa... Give and take. Give and take and then romance. Yes. Sex. At saka, lagi natin tatandaan kaya po yung mga may partner. Kaya dapat mausay ka sa ganyan. O, ay, mausay nako. Ka sa ganyan. Miss Treasure, ha? Binubuking mo naman ako niyan. Kung aaminin ko dyan, baka maraming... Sabi ko pa nga, sabi ko nga sa kanya, minsan nagyayaya. Ito ha. Nako, dapat opto eh. sasabihin niya, minsan mag-ano naman tayo, mag-hotel tayo. Hoy! Pero maganda yun! Ito nga, sagot ko. Ano ka ba? May sarili na tayong kwarto. Pagkatapos, gusto mo pang mapunta tayo sa hotel? Hindi mo ba alam may mga naka-hidden camera dyan? Baka mamaya, Exciting hindi, yun, madam. Hindi, ito nga eh. Exciting nga. Ito ah, baka mamaya eh, edi nakita may mga edad na tayo. Baka ang lagay dito, may asim pa. Oh, oy, bold, bold, bold. Gusto kasi ko yung mga ganyan. Na video. Gusto ko yan, asim Diyos pa. Ko. Ano ko? Ayan, sinas siya. Ay, tumat. Para namang pinagsadya. Dumawag ang aking sweetheart. Hello. Yes, dear. Bakit? Ano yun, dear? Anong kailangan mo? Hello? Ano nangyari? Ito si Miss Treasure. Batiin mo. Hello, Alex. Hi, hello, Alex. Ayan, o. Nasa programa, hello daw. Nasa programa kami sa kakampi. Nandito kami at pinag-uusapan natin namin ang ating birth sign at saka yung ating ano. Ito yung tawag mo, akalain mo ba naman? Bakit, dear? Anong problema? Sige, Miss Treasure, ituloy mo na yan. Oo. Si Madam ay mayroong kausap, kinausap ang kanyang sweetheart at at tayo po ay magpapatuloy sa is this Libra. Okay, bye-bye. Libra na po tayo. Hindi. Ano ba? Tapusin na natin yung ano hanggang Virgo. Diyan na lang po tayo sa ano, sa Virgo hanggang Virgo. Hanggang Virgo tayo. Tayo. By next week, magbabasa uli kami ng another 3 sets. Pero nakakatuwa naman, tingnan po ninyo, ha? Paano hindi ko masasabi na made in heaven talaga. Kakausap-usap lang natin, tingnan mo, yes, di ba? Yes. Biglang tumawag siya. Ayan. Hello. Nung sinabi sa sana, hello Alex, sabi mo, nag-hello din siya, nasa akin na yung... So, yan ang aking only one. Okay. Ayan. Kita nyo? Paano nangyari yan? Lahat nasa naman isang talaga tayo may only one, di ba? Lahat tayo. Only, wala na siyang kasunod. Oo nga. Siyempre, di ba? So, napakasarap po niyan na by January 8, next year, kami ay 37 years old. Years na. Pwede yung pag-boyfriend, ha? Okay. Bali, 38 years na kami. Okay. Imagine mo yun. So, yan po yung aking only one. Maganda yun. So, ganyan lang yan. Kaya pala, kung horoscope din lang ho ang pag-uusapan natin, maganda pala yung minsan eh, sumasangguni ka dun sa kung ano yung iyong mga, ano ba yan? Compatible, ano? Compatible. Kasi, compatible. Pwedeng hindi... May man, pwedeng hindi ano, di ba? At least, alam mo yung ano. So, mamaya, malapit na naman tayo mag-commercial. Miss Treasure. Mag-commercial na lang natin tayo. Yan, meron tayong mga love notes muna yan. Marami na naman po. Diyos ko, ang dami na naman. Kasi nung last week, hindi ko nabasa lahat. Ngayon, meron na naman. Ang dami na naman. Jesus Maria Joseph. Nakakatuwa naman. Kaya ako hirap ng ka... Pero okay naman po yun. Masaya po ako. Sige lang po. Text lang? Text lang po ng text. Kahit ako hirap na hirap susulat at ka-transfer. Kasi po, kung sa cellphone ko po kasi babasahin yan, napupuno. Mapupuno, wala po sa kahabaan ng text nyo. Huwag naman po nyo masyadong habaan. Ako na lang po bahalang magdagdag.
eh kumpleto po yung inyong kuwan eh. Pati yung kanilang upo sa gani rin. Huwag po kasi ganon. Nakakawa naman. Okay naman po yan, walang problema. Alam mo, Miss Treasure, ngayon lang naungkat yung ano yan, pati ba yung aming ginagawa? Ikaw talaga? Oo. Oo, talagang ganyan. Oo. Alam mo, pag sa mag-boyfriend, kahit mag-boyfriend, pag masarap ang pagmahala ninyo, talagang ang lalaki kasi unang-una yan pag ikaw eh mahal ninyo ang isa't isa, very loving and faithful, di ba? And then your sex life. Sabi diba? Nga nung kanyang kapatid, yun nasa Saudi si Sonia. Hi Sonia. Sabi nung ano niya, naiingit ako sa inyong pagmamahalan ni Alex. Sabi niya ganoon, "Oy, thank you. Sana daw magtagal pa rin kami." So, siya tuwa doon sa aming relation ng kanyang kapatid. Eh ako din naman, syempre, nandiyan din 'yan, pinagmamalaki ko rin dahil yung aking boyfriend eh, yung aking boyfriend pag nasa labas ako eh ha. Eh yun eh talagang ano, gusto niya mag-ano yung maging isang halimbawa ng magandang mahusay na ama sa kanyang mga anak. Ayaw niya yung merong iba-ibang pling-pling, di ba? Tsaka siloso yan, pero wala naman siya nakikita. Kaya naman ako. Pero alam mo, friend, hindi naman, ang pagseselos kasi is iyan ang pagmamahal. Hindi ngayon nagseselos yan. Kasi dalawang klase yan, may nagseselos na, kaya nagseselos naman ikaw dahil nalalaman mo yung kanyang ginagag, niloloko kanya. Nililipat sa iyo. Ano ba yan? Pagkatapos, mahal na mahal mo siya, pagkatapos gagaguhin ka naman niya, lolokoy. Eh talagang magseselos ka. Ganun naman yun. At saka nakagawian na namin ito na kumain sa isang pinggan o mag-boyfriend pa kami. Oo, ganun. At saka, salo kayo sa... Na, kami nga kasi nung kami, magkasalo kami sa pinggan, magkasalo kami ng brass. Ganun. Hindi lahat. Naman doon. Basta pagkain namin, magkasama ganun kami. Ganun talaga. Hindi saka, ako showy type. Oo. Alam mo, ako sa labas nga hindi nga maintindihan ko ako yung lalaki eh. Kasi lagi ako nakaganyan sa kanya. Para akong siga eh. Oo. Di ba, nakasakay sa motor yung iba, yakap na yakap. Ako hindi. Ay, hindi ako nakikipagyakapan. Okay lang yung magka-holding hands, nakaakbay sa'yo. Hindi kami nga ganun eh. Hindi kayo ganun. Hindi kami ganun. Hindi kami yung mga kasi ako, pag hindi ginaganon, parang iba yung ano mo, yun ang ako, gusto pag mo. Hindi ako ginaganon, parang hindi ako hino-holding hands, hindi ako inaakbayan, hindi ako ano sa lang, hindi ako nilalambing. Eh. Para kasi hindi niya ako love. At saka isa ganon. Pa, parang sa parang kinakahiya niya ako. Ganon yung sa akin. Kaya iniisip ko, di naman ako pangit, di naman ako, ba't kaya ako kinakahiya nito? Sabi kong gano'n. Hindi rin naman siguro yung gano'n. Kaya lang, yun yung gusto mo eh, di ba? Oh, yung yes. Chine-cherish ka talaga. Ko, alangan naman at sabihin ko sa kanya, yakapin mo naman ako, halakyan mo naman. Kakahiya naman kaya yung ako pa'y magsasabi. O punta tayo sa ganito. Di ba? Ang pangit naman kung ang babae pa ayayaya sa'yo. Diba? Yun. Kaya nakakatuwa din naman. Oo, kaya gano'n. Iyon ang palagi ano na tayo? Sinasabi. Commercial na tayo. Kaya lang wala pa ang ating ano. Di ba? Pa sa mantala mamaya po. Anyayahan mo na yung ating mga OFWs na ano sa kakampi o. Para sa ating mga ano. Kayo man eh. Pwedeng mag-text. Di ba? Oo, kayo man po yung mga OFWs. Pwede po kayong mag-text sa amin. Or tumawag sa mga aming kamag-anak nila din mga eh. Mga kamag-anak po ninyo. Ayan ang ating ano, ibig sabihin ng kakampi. Ang kakampi, kapisanan. Yan po ang kapisanan aming kawan. Ng mga kamag-anak sa, at migranteng manggagawang Pilipino Inc. Yan po ang kakampi. Tawagan mo na lang po kami sa SAN number 09-0932-1315-180. And then my smart is 999-562-2860. Okay. That's it. Commercial po tayo. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasama pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng pag-ibig members, 9.3 billion na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, pinawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan.
Daghang salamat! Diyos mabalos! Gracias, gracias! Madamong Ignya, salamat! Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. San ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit san ka man sa mundo para may benepisyo ka at ang iyong pamilya.
getting over you.